Hello everyone! Today is Sunday at day off nga namin ngayon. Sakto nga at meron nga 24 hours layover itong auntie kong galing ng US. Kaya naman dumaan nga muna kami dito para makita siya at syempre para makuha nga yung mga pasalubong. At ayan, binigyan niya nga kami ting isang pabango ni mother-in-law. Hindi na nga rin kami masyado nagtagal doon dahil papunta naman kami ng magalang ngayon. Nakikipagbinyag kasi kami sa pinsan ni Aya. Adaptap na nga lang kami dumaan dahil mas malapit ito sa pupuntahan namin. Malapit na nga kami dito pero itong si Aya nakatulog pa nga. At ayan, ilang minuto nga lang nandito na kami sa venue. Sa LAville Resort nga pala ito dito sa Magalang, Pampanga. Sa mga hindi nga nakakaalam ay dito rin yung reception namin nung kasal. As 12 na nga rin pala ito pero wala pa yung mga nagpabinyag. So expected na rin nga namin dahil Sunday ngayon at sure na marami nagpapabinyag. Yan naman, nagstay muna kami dito sa loob ng sasakyan at dahil tulog pa rin din naman si Aya. Habang nga naghihintay, binuksan ko muna itong pabango na binigay nga ni auntie ko. Nagustuhan ko nga yung amoy niya at approved din naman kay Mr. Cortez kaya naman ginamit ko na. At noonti-unti nga namin nakikita dumarating na yung mga tao ay bumaba na rin kami. Pagkatapos ay nagstay nga muna kami dito sa villa at ito nga rin yung parehong villa na nirent namin nung kasal. Kaya naman talagang hindi ka pwedeng hindi mapapatrowback. Dumating na nga rin sila in-laws dito kaya naman dumiretso na kami sa mga table. Cute nga rin pala ng pagkakaayos nila dito, ang simple lang pero ang sarap sa mata. Hindi na nga rin nagtagal ay pinatayo at pinapila na kami dito para sa pagkain. Grabe, habang nag-e-edit nga ako ngayon ay bigla tuloy akong nag-crave. Sinusubuhan ko nga rin dito si Aya kaso natapos na nga si father-in-law kaya naman kinuha niya muna itong si Aya. At meron pa nga silang sinerve na lechon dito na sabi nga ni Mr. Cortez ay eko man kapag. Bagya mo! Tawang-tawa pa nga ako dito sa pinsan ni Mr. Cortez dahil bawal nga raw yung 20 pesos, dapat nga raw 1K. Di ko lang alam kung merong ganyan sa inyo after ng binyag yun nga tinatawag nilang para imo. Pero rang kapampangan, balong-balo day yun. Dito nga inaya ko si Baby Chandria na magpa-picture kasama kami. Meron nga rin silang photobooth dito kaya naman inaya ko itong mag-ama ko. Kapila na nga kami dito at naghihintay at tignan nyo naman itong ginagawa ni Aya. Gusto nga niya ay mag-kiss kaming dalawa ng daddy niya dito sa public. Nabeneng nahihiya kami, eme! Tapos na nga kami magpa-picture dito at in fairness naman, ilang minuto lang nakuha na namin yung hard copy. Tignan nyo naman yung quality, halatang hindi basta-basta mag-fade at alam mong magtatagal talaga. Pagkatapos, makukuha mo nga rin yung soft copy doon sa Facebook page nila. Tignan nyo naman itong si Baby Chandria, napaka-cute. Tuloy nung ganitong kalaki lang si Aya ngayon, sobrang daldal na nga. At syempre, sa handa ang ganyan, hindi naman mawawala ang kantahan at inuman. At dahil hindi naman talaga ako umiinom, may ayan, pinicturan ko muna itong si Aya dito sa magandang backdrop nila. Napost ko na nga palang separado yung mga pictures na dito, kaya naman kung gusto nyo makita, i-check nyo na lang ang aming Facebook page. Meron nga rin para silang fresh na oyster dito na pinapatikim ko nga kay Mr. Cortez. Nang tikim ko nga ng ganitong fresh na talaba ay sa Japan pa at grabe kasing laki nga ng palad ko yun. Pero si Mr. Cortez nga, hindi nga raw niya bet, kaya ganyan yung itsura niya dyan. Katulog na nga rin pala itong si Aya kaya naman maya-maya lang din ay umuwi na kami. Yan lang muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!